Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, maligayang pagdating sa inang simbahan, ang Katedral ng Maynila. Ngayon ay ginugunita natin ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Alalahanin natin ang pagkakamit ng kasarinlan ng ating minamahal na bayan. Sa pagdiriwang na ito ng banal na misa, ating ipagdasal ang ating mga kababayan na nagbuhis ng kanilang buhay, nagbuhos ng kanilang dugo upang ang ating bansa ay maging malaya. Sa pagdiriwang na ito, hilingin natin ang tulong ng Diyos Ama na patuloy na pagpalain ng ating bansa sa pananatili ng katarungan at kapayapaan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan ay pinamamahalaan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa aming inang bayan upang maging marunong ang namumuno at maaasahan ang mga mamamayan sa ikatatatag ng pagkakasundo at katarungan at ikapagkakaroon ng pampalagiang kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa mga araw na iyon, ibubuhos sa atin ang Espiritu. Kung magkagayon, ang ilang ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katwiran at katarungay magahari sa lupain, pagkat pawang katuwiran ang gagawin ng bawat isa, kaya iiral ang katahimikan at kapanatagan magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng tiwasay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkakaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop
sa atin. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa trono ng langit, nagtawa ang Panginoon ng iyo'y sabihin at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangutsapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas.
maligayang pagdating muli dito sa inang simbahan. Katatapos ko lamang pong basahin ang isang libro na ang title ay The Happiness Project. Ang author ay si Gretchen Rubin. At sa librong ito ay nagbibigay siya ng ilang suggestions kung paano magiging masaya. Batid natin, mga ginigilikong kapatid, na lahat ay gustong maging masaya. Lahat tayo gusto nating maging maligaya. Kaya yung libro ay isa sa mga best-selling books sa Amerika because everybody wants to be happy. Meron ba dito na ayaw maging masaya? Meron ba dito na gustong maging malungkot? Taas nga ang kamay ng gustong maging malungkot? See? Lahat tayo gusto nating maging masaya. Kaya lang, kuminsan, namamali tayo ng pinupuntahan. Namamali tayo ng nilalapitang tao. Namamali tayo sa ginagawa natin. Inaakala natin na ito ang magpapasaya sa atin. Iniisip natin na siya ang magpapaligaya sa atin. Pero madalas, napepeki tayo. Father, akala ko siya na, hindi pala. Father, akala ko sa kanya na ako liligaya, hindi pala. Mga ginigilikong kapatid, sa ebanghelyo natin, ipinakikita din sa atin na maging ang Diyos si Jesus ay gusto tayong maging masaya. Even God wants us to be happy. Even Jesus wants us to be happy. Pero ang pamamaraan ni Jesus ay kakaiba. Sa ipinahayag na ebanghelyo sa atin, sino yung mga mapapalad? Sino yung itunuturi na magkakaroon ng mga pagpapala at sa makatwid magkakaroon ng kaligayahan? Hindi ayon sa pamantayan ng mundo. Sabi ni Jesus, halimbawa, mapapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang mundo, ang sabi, maging mayaman ka para maging masaya ka. Magkaroon ka ng maraming bahay at malalaking bahay para maging masaya ka. Ang sabi ni Jesus, hindi. Ang aba na umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, yon ang tunay na pinagpala. Ang sabi ng mundo, kapag inapi ka, gumanti ka. Huwag kang palalamang. Kinakailangang mauna ka. Ang sabi ni Jesus, hindi. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. In other words, in this gospel, the Lord is telling us, well, this is what the world is telling you to be happy. Now I am telling you, this is the way to happiness. Magiging masaya tayo, magiging tunay na maligaya tayo kung babaliktarin natin ang pamantayan ng mundo. Ang sabi ni Jesus, hindi pwedeng lagi na lamang dating daan. Kinakailangan tumahak tayo, tumahak kayo sa bagong daan, ang tamang daan. Hindi tayo magiging tunay na maligaya kung babalik at babalik pa rin tayo sa dating pamamaraan, sa lumang pamantayan.
there must be some change along the way if we really want to be happy. At yun ang ino-offer sa atin ng Panginoon. You want to be happy? This is the way. Gusto mong maging tunay na maligaya? Ang Ebanghelyo sinasabi sa atin, ito ang pamamaraan. Mga ginigili kong kapatid, ganun din naman ang bayan. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang 26 na anibersaryo ng ating kalayaan. Tunay nga ba tayong malaya? Yan ang mga tanong ngayon, ano? Tunay ba tayong malaya? Tunay ba tayong maunlad? Alam nyo, iniisip ko kagabi pa, hanggat hindi nagbabago ang pamantayan ng Pilipino, hanggat patuloy nating pinipili ang mga politiko, the way we vote for politicians, unless we change our ways, there can be no real progress and real happiness. Ang Pilipinas hindi uunlad hanggat hindi tayo nagbabago ng landas. Sanay tayo dito na nagdadrive na nasa kaliwa. Well, kaliwa ang manibela. Pag pumunta kayo ng New Zealand o ng UK, nasa kanan ang manibela. Kung bago-bago kayo magdadrive sa New Zealand o sa UK, mahihirapan kayo. Pero kinakailangan sumunod kayo sa pagbabago. Otherwise, mababangga kayo, makakabangga kayo. Yan ang kailangan natin. Bagong pananaw, bagong pag-uugali, bagong pagpapasya, bagong pagpili, bagong kaisipan, bagong landas. Kung paulit-ulit nating gagawin ang mga ginagawa natin nung nakaraan, huwag tayong umasa na magkakaroon ng pagbabago. Kinakailangan magkaroon ng bagong landas. Kaya nga siguro, ngayong araw na ito, na ginugunita natin ng kalayaan ng Pilipinas, baka magandang sa ilang sandali, tanungin natin ang ating mga sarili. Bilang mga Pilipino, ano ang dapat kong baguhin sa ugali ko? Bilang Pilipino, magsimula tayo sa ating mga sarili. Isa siguro dyan, paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa Pilipinas? Yung bang sapat na yung umawit tayo ng lupang hinirang na nakalagay ang ating makamay sa ating mga dibdib? Sapat na ba yung umawit tayo ng bagong hymn, bagong Pilipinas, may bagong slogan? No. Unless there is change within, no new hymn, no new slogan will do the trick. Change begins within. Kaya, ulitin ko, bilang mga Pilipino, habang nag-i-enjoy kayo sa open house, mamaya, baka magandang magkaroon kayo ng ilang sandali ng katahimikan na tanungin, Independence Day ngayon, ano ba yung dapat kong baguhin bilang Pilipino? I'll give you an example. Una, pumili tayo ng tamang leader. Huwag niyong ibenta ang boto niyo. Sa susunod na taon, eleksyon na naman. Nakakalungkot yung mga nangunguna sa survey.
yun na naman ba ang pipiliin natin? Pagkatapos magrereklamo tayo. Ikalawa, alagaan natin ang kalikasan. Alam nyo, nakakalungkot kapag nagbibiyahe ako, sa harapan ko merong isang kotse o isang sasakyan, ihahagis na lamang ang kanilang basura sa daan. Bakit hindi mo ito mahawakan at bakit maghanap ka ng basurahan na pwedeng pagtapunan? Ikatlo, hindi ba pwedeng sundin natin ang mga batas? Yun yung mga bagay na dapat nating pasimulan bilang mga Pilipino kung gusto nating tumakbo, pasulong ang bayan. Remember, Jesus is offering us a new way to happiness. If we cling on our old ways, there will be no real joy. Similarly, if we cling on our old ways, there will be no Philippines that is truly free and truly progressive. Amen. Magsitayo ang lahat. Lumapit tayo sa ating Ama sa langit at hilingin natin sa Kanya na lalong pagtibayin ang kalayaan ng lahat ng mamamayan at ang kapayapaan ng dakilang bansang ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway itaguyod ng simbahan nang matuwid ang katarungan, kalayaan at kapayapaan ng ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga pinuno ng ating pamahalaan ay magtulungan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang bawat pamayanan ay magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway gabayan ng ating Panginoon ang lahat ng taong nagseserbisyo para sa mga mamamayang Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga kaluluwa ng mga pumanaw ay tamasahin ang mga gantimpala ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang mga panalangin iniaalay namin para sa aming minamahal na bansa, kasama ni Maria, ina ng iyong anak, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang hain ng anak mong hari ng kapayapaan sa mga bansa ay hinihiling naming magpalakas sa pagkakaisa ng diwa ng mga anak mong kapayapaan ang adhika. Kaya't nag-aalay ngayon ng mga handog sa dambana sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, sama-sama tayong umawit sa Ama sa panalangin ibinigay sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa tawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng mga sama.
Hinihiling naming kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig na tunay upang kaming nakinabang sa katawat dugo ng anak mong mahal ay maging tagapagdulot din ng kapayapaan sa tanan, sapagkat ito ang bigay niya sa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga ilan lamang pong paalaala at pakiusap. Una po, sisimulan natin ang open house pagkatapos po ng misa, pero bigyan muna po natin ng oras ang mga ushers na makapunta sa kani-kanilang mga pwesto. Meron po tayong tour guides na mag-guide sa atin sa dalawang guided tours na gagawin ngayong araw na ito, sa ganap na ikasampu ng umaga at sa ganap na ikatatlo ng hapon. Pero kung gusto ninyong lumakad na, umikot na pagkatapos ng misa, pwede nyo pong gawin yon. So pwede kayong bumaba sa kripta at ipagdasal ninyo yung mga arsobispo na nakalibing sa ibaba. Kung kaya ng inyong tuhod at puso, pwede kayo umakyat sa kwarlo at silipin ang loob ng pipe organ. Silipin nyo din yung loob ng kwarlo. Tignan nyo kung malinis. No? At pagkatapos, pwede kayong lumabas sa roof deck para kayo makaakyat, makita ninyo ang paligid ng Intramuros. Ang pakiusap ko lamang po, panatilihin natin una ang pagiging banal na lugar ng katedral. It is a place of worship. Kaya iwasan nyo yung mga picture taking na naka-waki, yung mga nakaganong-ganon. Ano? Okay? So, hindi bagay, lalo na kung dito sa altar. So, kung magpapakuha kayo ng picture, magpakuha kayo ng picture ng maayos. Ikalawa, pakiusap, huwag po tayong magkalat sa loob ng katedral. Huwag niyong iwan ang inyong mga empty bottled mineral water, no? Bottle of mineral water. Huwag niyong iwan ang inyong mga candy wrapper, ang inyong mga basura. Please, let us respect this cathedral as a place of worship. At bukas po ang Manila Cathedral hanggang mamayang alas 6 ng gabi. So, pwede kayong mag-anyaya pa ng mga kaibigan na nagtatanong hanggang anong oras bukas ang katedral. So, pagkatapos po ng misa, pag nakapwesto na ang mga ushers, open house na po tayo. And then, ang paglabas ninyo, no, sa may x-ray area, meron po isang souvenir shop. Baka gusto nyo bumili ng t-shirt para sa araw na ito bilang inyong souvenir. At paglabas din ninyo sa gawing kaliwa, kung kayo nakaharap sa katedral, meron po kayong mabibiling mga pagkain at inumin. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan ko na ang ating mga volunteers, ang tour guides natin, ang mga ushers na nag-alay ng kanilang oras ngayong araw na ito upang gabayan kayo at tulungan sa inyong pamamasyal sa loob ng katedral. At nais ko rin pasalamatan ang ating mga personnel ng katedral, ang ating security, ang ating maintenance group. Alam nyo, hanggang kagabi, alas 11, naglilinis sila ng loob ng katedral para naman maging presentable ang Manila Cathedral sa inyong lahat. So, sa mga naglingkod at maglilingkod pa ngayong maghapon, pasalamatan natin sila at palakpakan. Thank you, volunteers. At mamayang gabi, dahil ngayon ay Wednesday, ay inaanyayahan ko kayo sa ganap na ikasyam ng gabi na sundan sa online ang ating Wednesday Family Rosary. Ang host natin ay ang
community ng Our Lady of the Annunciation Parish and Shrine of the Incarnation in Quezon City. So, Wednesday Family Rosary, mamyang alas 9. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos Ama ang lumingap sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang Panginoon sa inyong mga puso. Mabuhay ang Pilipinas! Salamat sa Diyos! Amen.